Across the day to everyone, welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Comfy Cavite Page. God is true all the time. God is good all the time. God is good all the time. God is good all the time. Amen. God is good all the time and all the time. God is good. Welcome to our OPM, our online prayer meeting from Mondays to Fridays, every 7 p.m. up to 8 p.m. Dito lang yan sa ating Jesus Comfy Cavite page sa Facebook. Salamat sa Diyos. Sa gabi nito, ako si Brother Zion. Muli, salamat sa Diyos ako makakasama nyo at magbabahagi ng salita ng Diyos para sa pagkakataon na ito. Yan, patihin mo natin yung mga kapatid natin na laging maaga, mga tinatawag natin early bird, laging nananabik, nag-aabang para sa gawain natin sa ating Panginoon. Yan, isang pagpalang gabi sa iyo, Mami Ingracia Omori. Ano din kay, siyempre, kay Sister Joy, sa buong Paho family. At din, siyempre, binabati natin si Mami Beng, si Sister Marinowi Montoya, si Sis Lola. Ganun din kay Sis Ruth, salamat sa Diyos sa buhay niyo. Masaya kami makasama kayo sa gawain na ito. At ganun din, binabati natin ang mga kasama natin dito live na live sa ating studio. Si Kuya RJ, si Brother Jando, si Mami Adin, si Daddy Long, si Ate Macy, si Ate Ish. Kaya salamat sa Diyos sa buhay nila at patuloy na pagpapagamit sa kanilang para sa gawain ng kanilang ng Panginoon. At syempre, pinapaalala natin sa bawat isa na maging parte ng ating digital evangelism. Huwag natin kalimutan i-like and share ang ating Facebook live video para sa ganun makapakinig, makapanood, makasanggapin ang salita ng Diyos. Mga mahal natin sa buhay na friends natin sa Facebook sa pumamagitan ng Facebook live video na ito. Kaya ano pong hinihintay mo? Pindutin mo na yung like at ang share button. At sa gabing ito, magpapatuloy natin ang ating series na The King and The Kingdom. Pinag-uusapan natin dito yung mga kalikhaga na binitawan ng Panginoong Jesus para mas maunawaan natin ang kanyang kaagihan, ang kanyang pagkilos, ang kanyang pamamaraan ng pamamaraan ng dahil. At kapag natapagulit tayo, bago tayo tumuloy sa upang gawain, samahan niyo muna ako sa isang maikling panalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, pinupuri, sinasamba, pinapasalamatan ka namin. Ikaw ay karapat dapat sa lahat ng papuri, sa lahat ng kabutihan, pag-ibig na binigay mo sa amin kahit hindi kami karapat dapat. Salamat po, Panginoon, lahat ng kaya namin isigaw, lahat ng kaya namin ipagpasalamat, ikaw ay nararapat, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, pinapanalangin namin ang pangunguna at pagsama ng iyong banal na Espiritu Santo. Mangusog ka po sa bawat isa, gamitin niyo po ang iyong lingkod, makapagbahagi ng mensahe, ng mga paalala na nanggagaling sa iyo na magbibigay buhay, gabay at liwanag sa mga anak mo, Panginoon, sa mga kapatid mo sa pananampalataya na magiging daan upang mas maging maayos, mas maging matuwid ang aming pagpapatuloy sa aming pananampalataya habang nandito sa lupa. Ganun din po, Panginoon, pinapanalangin naman yung mga kapatid namin na hindi pa namin kasama sa oras na ito. Anumang po dahilan ng kanilang pagkahuli, abala, nakakalimot, sadyang umiiwas, naglalamig sa pangalan ni Jesus. Anumang po dahilan, Panginoon, ikaw magtatama, ikaw mag-aayos. Nais mo pong makasama namin sila sa gawain na ito. Nais mo pong mas lumalim kami sa pagkaalam, sa iyong salita, Panginoon. Ganoon din po pinapanalangin namin ang bawat isa. At nagpapasalamat, Panginoon, sa patuloy mong pagsama sa ika-apat na araw ng aming pananalangin at pag-aayuno. Salamat po, Panginoon, ikaw ay tapat. Salamat din po at binibigyan mo ng lakas, ng katapatan ng bawat isa upang maging tapat sa napili nilang fasting option, Panginoon. At alam po namin, sasagot ka sa mga pinapanalangin ng aming puso na nakailalim sa kalooban. Ganoon din po, Panginoon, panalangin namin sa mga kapatid namin na maagang maaga, kahabol pa lang. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan. Huwag niyo po hayaang magkaroon ng distraction. Huwag niyo po hayaang magkaroon ng interruption sa internet. Mabilis na connection, Panginoon, para sa lahat. Para mabilis, malinaw, maayos na may bahagi ang salita mo sa gabi. Maraming salamat po, Panginoon. Tinataas namin ang kagalingan, ang pagkatuto, ang pagbabago sa pangalan ni Jesus. Amen and
Amen. Salamat sa Diyos. Yan, kapasok lang kakatapos lang natin sa ating opening prayer at we welcome you muli sa ating OPM, sa ating online prayer meeting. Ako si Brother Science, sa gabing ito ako magbabahagi ng salita ng Diyos. Masaya ako na pagkatapos ng mahaba-habang panahon ay nakasama ko kayo sa gawain na ito. At kung first time mo, second time na makasama namin sa gawain na ito, natagka ng friend mo, ng mahal mo sa buhay, huwag mo kalimutan i-type dyan sa comment section ng new blessing para ma-welcome ka na mga kapatid natin sa mananampalataya na regular na sa gawain na ito. Pati pa natin, iba pa nating kapatid sa mananampalataya. Yan, salamat sa Diyos sa mapagpalang gabi sa'yo. Kuya Huge, at sa buong at sa mga kasama mo dyan sa bahay, ganoon din kay Sis Maureen Abelino, kay Sis Montoya Michelle, kay Sis Josie Nogoy, yan, Kuya Yuma, kaya mo yan. Thank you Lord, salamat sa Diyos. At ganoon din kay Brother Alan Lanlan Libeta. Salamat sa Diyos. Naalala ko yung comment mo na tagu-taguan ng feelings. Panalangin natin sa Lord yan kung talagang kalooban niya. Walang sekretong hindi mapupunyag. At syempre, minabati natin ang aking mahal na ate at ang aking nanay si Ate Daniel Sarabica at si Nanay Cynthia Sarabica. Ganoon din kay Sis Ria Quaresma, kay Tita Nida, kay Tita Lorna. Salamat sa Diyos. Masaya kami makasama kayo sa gawain na ito. At syempre, nagpapasalamat tayo sa buhay ng mga kingdom partners and kingdom builders natin na sa kalagitnaan ng pandemya, patuloy na sumusuporta sa simbahan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay. Kaya ikaw, kung gusto mong subukan, kung matigil ka, gusto mo ulit magpatuloy, ito na ang paalala, ito na ang kalabit ng Panginoon upang muli kang sumubok, muli kang magtiwala dahil panigurado, hindi ka mabibigo sa mga pangako ng ating Panginoon. At pinapaalala rin natin ang ating Operation Bangon, ang ating gawain na tulong-tulong tayo nag-iipon para magkaroon tayo ng sariling lupa at makapagpatayo ng sariling nating sanktuaryo. At ngayon ay may pinakita ng lupa sa atin ng ating Panginoon. Kailangan na lang natin gawin, bigyan ng kanyang tawag, magpagamit, maging bahagi ng gawain na ito. Nasa comment section, isasend ang ating media team kung paano ka pa pwede magbigay. Andiyan yung ating GCash number, andiyan din ang mga bank accounts na pwede kang mag-send. At syempre, ito na, malapit na, isang linggo na lang. After one week na nilipas, ay magagarap na ang ating physical gathering sa July 3 sa Buda Pari. Parang ito yung tinatawag natin na bonggang-bonggang Grand Fellowship! Grand Fellowship siya dahil sa kaganapan na to ay makakasama natin yung iba-ibang mga satellite churches natin. At syempre, ang ating pinamamahal na si Bishop Kiki at si Reverend Joe. Marami kayong ililook forward doon mga kapatid. Kaya kung ano pang hinihintay mo, huwag mo nang hintayin. Mag-register ka na kay Mami at Ding para hindi ka mawala ng upuan at ma-reserve ka. Syempre ng pagkain kasi syempre nasa pandemic pa rin tayo. Kailangan para bantayan yung bilang ng mga tao. At syempre, kailangan bantayan yung mga kakasama natin in case na may mangyari. Pero sa pangalan ni Jesus, tayo darating ligtas at uuwing ligtas at may buhay na walang hanggan. Salamat sa Diyos. At sa pagpapatuloy natin, tayo ay naawit. Ang title lang kakantayin natin ay Sinabi Mo. Isa rin yan sa mga composition ng ating simbahan. Kaya para sa mga media team, pakiilagay na lang sa comment section yung ating lyrics para makasabay sa pag-awit ng ating mga kapatid sa mananampalataya. Jesus, kuhihin ka, luwalhatiin ka.
mga pundok ay gumuguho. Ngunit sa lilim ng presensya mo, kakalingain at di maaano. Lahat ay mawawala, ngunit hindi ang iyong salita. Mananatili ka, mananatili ka. Ngayon may pag-asa na, ang Diyos sa langit ay bumaba. Jesus, purihin ka, luwalhatiin ka. Sinabi mo, mahal mo ako sa piling mo'y buo. Ako'y nakompleto, sinabi mo. Amen! Salamat sa Diyos! Sumubay ka sa ating pag-awit. Salamat sa buhay mo. At kung gusto mo yung kinanta natin, ang title niyan ay Sinabi Mo, at isenta composition ng ating simbahan. Kung gusto mo ulit papakinggan, pwede mo yung balikan sa ating YouTube channel, Jesus Comedy, sa YouTube. At hindi lang compositions ang nandun. Ito yung mga replay ng ating OPM, ng ating Samba, ng ating Sunday Fellowship, at ng mga timeout episodes natin. At nandun yung mga replay ng Glow, pati na ng physical gatherings natin. Mapapanood mo yan lahat sa ating YouTube channel. Salamat sa Diyos. Kaya mag-subscribe ka na at pinapaalala ka natin about sa ang mga gawain sa digital church na ito. From Mondays to Fridays, meron tayong OPM every 7 p.m. up to 8 p.m. kagaya ng gawain na ito. Iba-ibang mga speaker, pero iisang salita ng Diyos ang pinapahagi. Pagdating naman ng Sabado,
10 a.m. meron tayong kids church habang maliligit pa. Mga bata ay pinapakilala natin sa kanila ang Panginoong Jesus, pati na mga guru niya. Para sa pagkanda nila, daladal nila ang mga ito dahil alam naman natin sa panahon ngayon masyado ng paluktot ang katotohanan. Kaya mahalaga, habang maliit pa, madala na nila ang katotohanan na galing sa ating Panginoon. Pagdating naman ng hapon, ang ating samba, we praise the Lord through dancing, exercise, galaw-galaw para naaalagaan din natin hindi lang yung physical na katawan, kundi pati yung physical na katawan. Meron din tayo yung spiritual tips and health tips. Yan, physical at spiritual na katawan. Salamat sa Diyos at papangunahan niya ng nag-iisang asawa ng ating pastor. Siyempre, isa lang. Si Mami Isabel Rosit. Yan. At siyempre, pagkating naman ng linggo, ang ating online Sunday fellowship. At sa darating na linggo, sa June 26, online pa rin tayo, pero susunod na linggo, sa July 3, yun ang ating physical gathering, which is our grand fellowship. Kaya mag-register na mga kapatid, isang linggo na lang ang lilipas at gaganapin na natin yun. At syempre, papasalamat din tayo sa buhay ng mga kapatid natin sa international churches sa Canada, sa Greece, Chicago, Thailand, Macau. Salamat sa Diyos sa buhay nyo at sa patuloy na pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa lugar na pinagkatiwala ng Diyos sa inyo. At ganun din, binabati at papasalamat din natin sa Lord yung mga kapatid natin sa local, sa Pompey, Manila, sa Batangas. At syempre, kung bawa sa mga kapatid natin sa Japan. Salamat sa Diyos. Hindi naman ay pumuna tayo sa ating coffee break. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa coffee break. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Para sa ating coffee break, pinupost ko ito sa ating Facebook page. Kaya lagi kang magbantay doon. Kasi kapag tama ka ng sagot, meron kang chance, meron kang isang entry. At pwede kang mabunot sa ating Sunday electronic raffle. Ang tanong natin para sa araw na ito ay, what two things did Jesus tell the apostles they needed to do to cast a devil out of a certain man's son? So merong apat na choices, pero ang tamang sagot ay letter B, prayer and fasting. Matatagpuan natin to sa Mateo 17:14-21. Medyo mahaba pero samahan niyo ako. Pagbalik nila sa maraming tao, lumapit kay Jesus ang isang lalaki at lumuhod ito sa harap niya at sinagsabi, "Ginoo, maawa po kayo sa anak ko. Siya po ay may epilepsiya at lubhang nahihirapan. Madalas po siyang mabuwal sa apoy o kaya ay mahulog sa tubig. Dinala ko po siya sa inyong mga alagad, ngunit siya ay hindi nila mapagaling." Sumagot si Jesus, "Lahing napakasama at walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dahil dalhin nyo rito ang bata." Inutusan ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata at ang bata'y gumaling agad. Pagkatapos ng sila-sila na lamang, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo?" Sumagot siya, "Dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari niyong sabihin sa bundok na ito, lumipat karoon. At ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Ngunit ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapapalayas kundi sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno." Tinuturo lang sa atin ito na sa may mga bagay, may mga problema, may mga gawa ng kaaway sa buhay natin na hindi basta-basta maaalis ng simpleng panalangin lang. May mga problema na kailangan natin idaan sa pananalangin at pag-aayuno. At ngayon na ginagawa natin to, dapat lang na gamitin mo itong pagkakataon para ipanalangin sa Diyos ang mga problema na nasa buhay mo na matagal na at hindi maalis-alis para makaasa ka ng pagsagot at lunas sa mga problema na iyon. Yan ang ating coffee break. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Lord, yan. Sa pagpapatuloy natin, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa buhay ng mga kapatid natin na patuloy na nakikisa sa mga gawain natin. Kaya we congratulate those na tama ang sagot. Hindi pa kayo totally panalo, pero meron na kayo isang raffle entry para sa Sunday na bukod.
kasiyahan. At makikita yan, ipopost mo sino yung tatlong lucky winners. At syempre, buksan natin ang ating Biblia sa Mateo chapter 15, verse 47 to 50. At habang kinahanap mo yan, pinapaalala natin sa bawat isa na mag-like and follow sa ating Facebook page para lagi kang updated sa ating mga posts and announcements. At syempre, pinapaalala natin sa bawat isa na meron pa yung patibang ministry sa simbahan na ito, mga ministry, iba't ibang season, iba't ibang talent na makakasama mo sa paglago mo sa ating Panginoon. Meron tayong teens, young pro, youth, women's, men's, and wow. Kaya mag-message ka lang sa kahit sino dyan sa mga regular natin nakakasama at tutulungan ka nilang mahanap yung nararapat na ministry para sa season na meron ka o kaya sa talent na meron ka. Tumuna tayo sa pagbasa ng ating salita ng sa Mateo chapter 13 verse 47 to 50. Ang karian ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, inila ito sa pampang. Naupo ang mga tao habang tinitipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda at tinatapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Ngayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihiwalay ang masasama sa mga matuwid, verse 50, at ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Do'y magnanangis sila at mangangalit ang kanilang mga manalangin tayo. Manamin Diyos, makapangyarihan sa lahat na may nagpapasalamat sa iyong salita. Salamat po sa pagkakataon ng muli. Kami makakapagbahagi at makakapakinig ng iyong salita. Dalangin po namin ang pangunguna, pangungusap ng iyong Banal Espiritu sa oras na ito. Gusto niyo po ang aming mga puso at isipan. Matanggap namin ang buong buo, malinaw at may pagpapakumbaba ang salita na nais na matanggap namin. Salamat po sa mga pagbabago, sa mga bunga, sa mga resulta na asahan namin sa pagkatuto, sa paglalim pa namin sa salita. Maraming salamat po. Tinataas namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, salamat sa Diyos. Yan. So, ngayon pinagpapatuloy natin ang ating The Kingdom, The King and the Kingdom series. So sa series na to pinag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga talinghaga na binigay ng Panginoon upang maunawaan natin kung ano nga ba yung pagkilos niya, yung kaharian niya, yung kaharian ng langit at yung mga talinghaga na yun, iisa-isa natin siya bawat araw. At ngayon na ay nasa pang-apat na araw na tayo at ang pag-uusapan natin ay ang The Parable of the Dragnet o ang talinghaga ng lambat. At bilang pagsisimula, ang tanong ko sa inyo ay ano yung pinakaunang trabaho na napasukan mo o kaya ano yung pinakaunang work experience mo? Yan, salamat sa Diyos. Comment lang kayo ng mga sagot dyan at babasahin natin yung mamaya. At sa pagtapos pa ng OPM, babasahin ko yan kung di ko man mabasa ngayon. Yan, salamat sa Diyos. Sa akin, isishare ko muna sa akin syempre. Ang naalala ko ang pinakaunang work experience ko ay nung time na busy season sa office ng nanay ko. So, nagkatrabaho siya sa law firm. So, review-review sa mga lawyer. So, ang trabaho ko doon ay parang usher lang din. Nakaabang ako sa entry. Tapos sasalubungin ko yung mga papasok sa mga classrooms para sa lecture. Sabay, sasagutin ko lang kung may tanong sila anong meron sa classroom na to, anong pinagkaiba nito. Tapos, English, mga ganun ngiti-ngiti. Pag di ko alam sagot, tuturo ko sa tuturo ko yung nanay ko. Mga ganun gawain lang. Tapos, naalala ko nung parang after lunch. So, nakapasok na lahat ng mga reviewees sa mga classroom at syempre, tambay na lang, waiting na lang sa mga kung sakaling may emergency hingi ng tulong. Tapos, eto na, edi syempre, after lunch, syempre, bata ka, inaanto ka sobra. Sanay kang pinapatulog ng magulang mo tuwing tanghali. Kaya inaanto ako sobra noon. E nagkataon, nabigyan ako ng upuan. Tapos yung inuupuan ko pa, may pader sa gilid. Kaya talagang, bawat anto ko, bawat pikit ko, napapasandal ako doon sa pader. Eh kaso nga dahil usher ako, nandun ako nakaharap sa entrance. So pagpasok pa lang kung sino mang tao, kitang-kita nila may natutulog. Pero syempre dahil alam ko naman yung, hindi man batang-bata kayo, naiintindihan ko na dapat gising ako. Eh pinipilit kong labanan. Dilat, pikit. Hanggang sa parang isang pagdilat ko, nakita ko yung boss. Nasa harapan ko, nakatingin. Eh syempre sa gulat ko, tumayo ko. Ayun dapat yung ginawa ko. Pero sa sobrang anto ko, pagkakita ko sa kanya, pumikit lang ako ulit, tapos natulog na.
Ayun, yung pinaka-memorable na experience ko sa pinakaunang work experience ko. Hindi ko na maalala kung ano yung mga sunod din nangyari, pero hindi naman ako napagalitan. Hindi rin napagalitan yung nanay ko kasi syempre, bata, first time. So siguro, pinagbigyan lang din ako. Kaya basahin naman natin kung ano yung mga work experience nyo, mga kapatid. Bising-bisi yung mga kasama natin sa pagbasa sa comment nyo. Ayan. Ayan, sabi ni ng isa natin kapatid, sales clerk sa Ace Hardware. Yaka ba? Maalam to sa mga hardware. Yan. Sabi naman ng iba nating kapatid, I'm an ex-McDonald's crew. Ay, salamat sa Diyos. Balita ko, dyan niya nakilala yung asawa niya ngayon. Salamat sa Diyos. Yung sa iba, hindi ko makita, pero babasahin kayo mamaya after ng ating OPM. Salamat sa mga nagsagot, nagsasagot, at sa mga nagtatype pa lang ng kanilang sagot. Salamat sa Diyos. At natanong ko yun dahil ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay may kinalaman sa isa sa mga pinaka-common o pinaka-sikat na trabaho, pangkabuhayan nung panahon na binahagi ni Jesus ang talinhaga na ito. At yung trabaho na yun ay yung pangingisda. Common na common to, at makikita natin sa mga apostol, doon pa lang, karamihan sa kanila ay naging mangingisda muna bago naging mga apostol. Kaya nung sinabi ni Jesus yung talinhaga na to, ay lahat ng mga nakikinig, lahat ng nakarinig, naintindihan nila yung proseso na tinutukoy ni Jesus. Yung paghuli gamit ng lambat, pagdala sa pampang, pag-separate ng good and bad fish. So lahat sila pamilyar doon. Kaya... At ngayon, sa manual natin, andun yung apat na salita na hinihinga ng tunay na kahulugan. Yung lambat, isda, mabubuting isda, at isdang hindi mapapakinabangan. Basahin natin yung Matthew 13:47-50 para mas maunawaan natin kung ano nga ba kahulugan ng mga salita na yon na hinihingi sa atin ng manual. At syempre para makuha natin yung mga aral na gusto ng Panginoon matutunan natin sa pamamagitan ng talinhaga na ito. So sabi sa Matthew 13:47, ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. So unang-una yung lambat. Ano nga ba hulugan nito? So kung titignan natin base dun sa verse 47, ito yung salita ng Diyos, ito yung mabuting balita, ito yung gospel. So bakit nga ba naging gospel? Kasi ito yung inahahagi sa dagat, pinanghuli ng mga isda. So kung i-apply natin sa buhay natin ngayon, ito yung pinanghuli sa mga kaluluwa, sa mga ito yung nagiging daan, ito yung ginagamit para makadagdag tayo ng mga kaluluwa sa simbahan o sa kaharian ng Diyos. So yung lambat ay yung mabuting balita, at yung sunod naman na hinihingi ay yung fish, na nabanggit na rin sa verse 47. So kung yung lambat, yung mabuting balita, at ang hinuhuli niya yung isda, ano yung hinuhuli ng mabuting balita? Yung mga tao. So yung fish, ang nire-representa nito ay yung mga tao sa mundo. Ito yung mga tao na gusto nating ma-invite, ito yung mga tao na gusto nating madala sa simbahan ng Diyos. So lambat, gospel, fish, mga tao sa mundo. At sa verse na to, sa verse 47, andito rin yung pinakaunang aral na matatanggap natin sa gabing ito. Sabi dito, ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Ng sari-saring isda. So, ang nahuli ng lambat, ng gospel, sari-saring isda. Sari-saring tao. Hindi lang isang klase ng tao, hindi lang isang lahi ng tao, hindi lang isang kulay ng tao, kundi sari-saring isda. Para sa ating unang point, number one, all kinds of people are brought into the kingdom of God. All kinds of people are brought into the kingdom of God. So sabi sa John 3:16, pamilyar na pamilyar tayo dito. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. So sabi, whoever. Kahit sino, hindi limitado ang kaligtasan na ipinagkakalab ng Panginoong Yesus sa isang lahi, sa isang kulay, sa isang kasarian, o sa kahit anumang katayuan sa buhay. Basta ang isang tao, whoever, tunay na nagsisi at tinanggap ang Panginoong Yesus, bukas ang kaharian ng langit sa Kanya. Ngayon, dahil sinasabi ng Biblia na iba't ibang sari-sari na tao yung nadadala sa simbahan, sa kaharian ng Diyos, kailangan din natin may isaisip bilang mga mananampalataya na iba-ibang tao yung madadala sa simbahan, kaya tayong mananampalataya, iba-ibang klase rin ng tao yung makakasama natin sa simbahan.
Iba't ibang tao, iba't ibang galing, iba't ibang kahinaan, iba't ibang paraan ng pananalita, iba't iba yung mga hilig at napakarami pang ibang bagay. Pero ang pinakapunto, iba-iba yung mga tao na makakasama natin. At syempre, para sa kanila, iba rin tayo. Kaya dapat natin tandaan na magkakaiba tayong lahat. Ito yung pinakapunto, ito yung pinakapunto ng una, magkakaiba tayong lahat. Ito yung kadugtong. Sabi sa 1 Corinto, chapter 12, verse 12 to 13 at saka 17 to 20, si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, iba-iba, ito ay nananatiling iisang katawan. 13, maging Hudyo o Hentil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom ng iisang espiritu. Tanong tayo sa verse 17. Kung puro mata lang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tainga lang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Sa kalooban ng Diyos na magkakaiba tayo. 19, kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi iyan maaaring ituring na katawan. So kung pare-pares tayo, hindi yun tama. Verse 20, ngunit ang totoo ay marami na ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Iba't ibang tao, iisang simbahan, iisang Panginoon. Kagaya ng sinabi sa verse 19, kapag pare-pareho tayo, mali yun. May mali doon kapag pare-pares tayo. Kapag photocopy tayo ng isa, pare-pares tayo ng kulay, pare-pares tayo ng pananalita, pare-pares tayo ng galing, may mali doon at hindi siya magiging maganda para sa simbahan ng Panginoon. Ngayon, dahil hindi nga tayo pare-pareho, kailangan natin isipin na kung paanong magkakaiba tayo ng tinanggap na kaloob sa Diyos at ginagamit natin yun na nagkakaisa tayo para gamitin yung mga kaloob na yun para bigyan kaluwalhatian ng Panginoon, dapat handa rin tayo makisama sa mga iba't ibang pagkatao na mga makakasama natin sa simbahan. Ituloy natin, sabi sa 1 Corinto 12, 21-26, hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Ninang ulo sa paa, hindi ko kayo kailangan. So hindi mo pwedeng sabihin na ayaw mo sa kanya, hindi kita kailangan, huwag ka dito. Kasi ang totoo, kailangan natin ang bawat isa. Verse 22, sa katunayan, ang mga bahaging parang mahihina, ang siya pang ang kailangan-kailangan. 23, ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri, ay pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda, ang siya nating higit na pinapahalagahan. 24, hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Ngunit nang isaayos ng Diyos ang katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ng mga bahagang hindi gaanong marangal. 25, upang hindi magkaroon ng pagkakabaha-bahagi. Sa halip, ay magmalasakit ang bawat bahagi sa isa't isa. Sa halip, ay magmalasakit ang bawat bahagi sa isa't isa. Verse 26, kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ng lahat. Kung pinaparangalan ng isang bahagi, nagagalak ang lahat. So tinuturo sa atin ang pinakaunang point na bukas ang kaharian ng Diyos sa lahat ng klase ng tao. Kaya iba't ibang klase rin ng tao yung mga kasama natin. Kaya nararapat lang na tayo mga mananampalataya maging handa, maging bukas din sa mga tao na iba't iba yung pagkatao. Napakaraming paraan na pwede natin ipakita ito. Brother Sai, paano ako magiging bukas? Paano ako magiging makisam? Paano ko ipapakita ang pakikiramay ko sa iba't ibang klase ng tao? Ngayon, kailangan natin tandaan na dahil iba-iba tayo, iba-iba yung galing, iba yung husay, iba yung kahinaan, iba yung kinalakihan. Kaya napakarami ng pinagkakaiba natin. Pwede mong simulan sa pagiging mas maunawain sa mga kahinaan na meron sila. Huwag mo agad husgahan. Huwag mo tuldukan yung panlarawan mo sa kanila base sa isang mali na nagawa nila. Halimbawa, itong isang tao na to, isang beses ay nagalit, nagmura, hindi sinasadya. Tapos buong pagsasama niya sa simbahan, ang tawag mo na sa kanya ay si Brother Sai, yung palamura na yan. Mali yun, kapatid. Kailangan natin mas maging maunawain sa mga kainaan na meron ng mga kasama natin sa simbahan. Ano pa? Napakahalaga nitong pangalawa. Hindi lahat ng madali sa akin, magiging madali rin sa iba. Hindi lahat na magiging madali sa akin ay magiging madali rin sa iba. May mga pagkakataon na yung bagay na napakadali kong tinapos, napakadali kong napagtagumpayan, ay mahihirapan ng ibang tao. At syempre, ganun din naman sa kabaliktaran. May mga bagay na nahihirapan ako at sa ibang tao naman, hindi sila nahihirapan, naging madali sa kanila.
Ngayon, paano to? Kapag hindi ka nahihirapan sa isang bagay at may nakita kang isang kapatid na nahihirapan, huwag mong usgahan. Alalayan mo, suportahan mo. Huwag mong iparamdam sa kanila na mali ka dahil nahihirapan ka sa isang bagay na naging madali sa akin. Kulang ka sa pananampalataya, kulang ka sa prayer. Mali yun, kapatid. Oo, makakatulong ang pagdagdag ng panalangin, makakatulong ang mas matibay na pananampalataya, pero may mas mabuting paraan ng pagsasabi na hindi mo pinaparamdam sa kanila na mali sila dahil nahihirapan sila sa bagay na yun. Mas maging manawin tayo sa kainaan ng ibang tao, ng mga kapatid natin sa pananampalataya. Ito pa, pangatlo, itong pinakapaborito ko sa first point. Mas maging sensitibo sa mga bagay na maaaring makasakit sa damdamin ng iba. Mas maging sensitibo sa mga bagay na pwedeng makasakit sa damdamin ng iba. So, pinakapunto, may mga biro na nakakatawa, na okay lang sa isang tao, pero masakit sa iba. May mga bagay, biro, na masakit para sa isa, pero nakakatawa naman sa iba. Simple lang, magkakaiba kasi tayo. At sa usapin na to, madalas ko naririnig yung linya na, ay, si Brother Sai, ako na lang halimbawa para wala tayong turuan, wala mag-mention sa comment section. Ay, si Brother Sai, nasaktan lang yan sa sinabi kong biro kasi napaka-sensitive niyan. Madalas natin marinig yan. Pero totoo naman kasi, may mga tao na sensitive talaga. Totoo na may mga tao na sensitive talaga. Pero mga kapatid, sana, hindi sana, dapat. Dapat, bago mo tuldukan, bago mo isipin na kaya lang siya nasaktan, ay dahil sensitive siya, isipin mo rin, hindi ka ba naging insensitive sa binitawan mong biro? Hindi ka ba naging insensitive sa ginawa mo sa kanya? Hindi ka ba naging insensitive sa paraan ng pagsasabi mo? Kapatid, pride yan kapag hindi mo maamin. Hindi pwedeng lagi lang sensitive yung tao. Minsan nagiging insensitive ka rin sa mga sinasabi mo. Dahil kung may taong sensitive, may tao ring insensitive. Kaya mga kapatid, kailangan natin maging sensitibo sa damdamin ng ibang tao. Kaya, sa buhay ko, personal na buhay ko, maaamin ko at pinagpapasalamat ko sa Diyos. May mga tao, may mga kasama ko sa simbahan na nakakabiruan ko sa lahat ng bagay. May mga kuya-kuyahan ako, may mga kapatid ako, may mga ati-atiyan ako, nanay-nanayan, tatay-tatayan, lahat. May mga nakakabiruan ako sa lahat ng klase ng bagay. Na kapag narinig ng ibang tao, iisipin nila nag-aasaran kami o nagkakapikunan kami. Pero sa pagitan namin, nagbibiruan kami. Lambingan namin yon. Kasi, malinaw sa akin na okay lang yon. Malinaw sa kanya na okay lang rin sa kanya at okay lang sa akin. Malinaw sa aming dalawa yon. Pero may mga kaibigan din ako, may mga kapatid din ako sa pananampalataya na kailangan ko maging maingat sa mga ginagawa, sinasabi, ginagawa kong biro kasi maaaring masaktan yung damdamin nila. Dalawang klase ng tao, iba't iba. Pero ang punto bilang mananampalataya na ang simbahan mo, ang kaharian ng langit, tumatanggap ng iba't ibang klase ng tao, dapat marunong ka rin makisama, magmalasakit sa iba't ibang klase ng tao. Oo, tinuturuan tayo na huwag maging sensitive. Bilang mananampalataya, bilang lingkod ng Diyos, ang turo sa atin, huwag kang maging sensitive sa sasabihin ng ibang tao. Kasi pag ganyan ka, madali kang matatapilok sa lakad mo bilang mananampalataya pag sinabihan ka, church ka ba? Hindi ka naman talaga nagbabago. Tapos sensitibo ka, nasaktan ka, aayaw ka. Masama yun, kapatid. Pero, tandaan mo, kapatid, bilang kapatid sa pananampalataya, hindi ka ibang tao sa mga kapatid mo sa pananampalataya. Parte ka ng spiritual na pamilya. Hindi ka ibang tao. At bilang kapatid niya sa pananampalataya at hindi ibang tao, isa ka sa pinakaunang aasahan niya na magiging kakampi niya, na magmamalasakit sa kanya, na makakaunawa sa kahinaan na meron siya. Hindi ka ibang tao. Kapatid ka sa pananampalataya. Pamilya tayo, kaya dalangin ko. Subukan natin. Alamin natin. Matutunan natin na maging sensitibo sa damdamin ng iba, sa kahinaan ng iba. Sabi sa John 13:35, "By this, all people will know that you are my disciples, if you have love for one another." Mahirap to, mga kapatid, lalo na sa mga nasanay tayo na parang na biro lang ng biro.
Mahirap to, pero sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos na nag-uumapaw sa pag-unawa ng mga kapatid mo sa pananampalataya, sa mahinhin na pagtatama, pwede kang matuto. Kailangan mo lang maging handa sa correction. Kailangan mo lang umamin na may mga pagkakataon na ikaw yung mali, hindi yung sinabihan mo. First point, iba't ibang klase ng tao ang dinadala sa kariyan ng Diyos. So itutuloy natin sa main verse sa Matthew 13 verse 48. Sabi dito, nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pampang. Naupo ang mga tao habang tinitipo nila sa sisidlan ang mabubuting isda at itinatapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. So, na-define na natin, na-reveal na natin kung ano yung meaning ng isda. Yung isda, yung mga tao, at yung lambat, gospel. Ito naman, sa 48, nire-reveal na kung ano yung mabuting isda at isdang hindi mapapakinabangan. Unang-una, syempre, ano yung mabubuting isda? The good fish. Ito yung mga mananampalataya na tunay. At yung mga mananampalataya na tunay, paano nga ba natin ilalarawan sa simpleng salita yung mga mananampalataya na tunay? Ito yung mga mananampalataya na nagsisi at nakikita sa buhay ang bunga o ang resulta ng pagsisisi nila. May pagbabago. Habang sa kabila naman yung mga isdang hindi mapapakinabangan, mga nasa simbahan din to kasi nahuli na sila ng lambat eh. Nahuli ng lambat, so nasa simbahan tong mga to. So ibig sabihin may bad fish sa simbahan. Ito yung mga mananampalataya. Mga tao na lang, huwag natin tuwag yung mananampalataya. Ito yung mga tao na nasa simbahan, nagsasabing nagsisi, pero hindi makita sa buhay yung resulta o yung bunga ng pagsisisi. Makita natin dito yung pangalawang aral na gusto matutunan natin gusto ng Panginoon na matutunan natin. Second point, there are people who are good and bad in the kingdom. There are people who are good and bad in the kingdom. So sabi sa Galatia 2:20, ano nga ba yung tunay na isang Kristiyano? Sabi sa 2:20 ng Galatia, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. So simple, sinasabi sa verse na ang tunay na mananampalataya, ang isang tao na tunay na nagsisi at tinanggap ang Panginoong Hesukristo sa buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, simple lang, may pagbabago. At sinabi sa verse, kapag tunay ka nagsisi at tinanggap ang Panginoong Hesus, hindi na ikaw nabubuhay sa katawan mo. Ang Panginoong Hesus na. Siya na ang masusunod, siya na ang hari, he calls the shots, at ang kalooban niyang masusunod sa buhay mo. Ibig sabihin, yung pagbabago, nakikita sa dahan-dahan mong pagiging katulad ni Kristo. Dahan-dahan, hindi po ito instant. Dahan-dahan. Ngayon, ano naman kung ang mabuting Kristiyano, ang tunay na Kristiyano, ay yung nagsisi at may bunga, ano naman yung hindi tunay na Kristiyano, yung mga isdang hindi mo papakinabangan? Sabi sa Tito 1:16, ang sabi nila, kilala nila ang Diyos, ngunit ito'y pinapasinungalingan ng kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, suwail at hindi nababagay sa gawang mabuti. So, kung yung tunay, nagsisi at kita sa gawa yung bunga, itong mga hindi tunay, ito yung mga nagsabi na nagsisi, pero hindi naman nakikita sa buhay, sa pamumuhay, yung pagsisisi na sinasabi nila. Sa madaling salita, ito yung mga tinatawag natin na hipokrito. Ito yung mga tao na hindi sang-ayon yung paniniwala at sinasabi sa kanilang pamumuhay. So, iba yung ginagawa sa sinasabi at paniniwalaan niya. So, kung naniniwala siyang Kristiyano siya, hindi naman nakikita sa buhay niya yung pagiging Kristiyano. Sa isang halimbawa dito ay yung mga tao na tuwing Sunday lang nagiging Kristiyano, kaya yung mga kunyari Kristiyano kapag may ibang tao na nakatingin. So, ito yung parang kapag ganyan siya, pastor, biglang straight na yung pagiging mananampalataya niya, biglang praise the Lord, biglang nagpe-pray, nakapikit na bigla kasi nandiyan si pastor, pero natingin-tingin ko, nandiyan pa rin. Ay, umalis na ba? Ay, nakataas sila kamay. O, ganyan yung mga nagkukunwaring Kristiyano, pero mababaw lang to. Sa mas malalim na kahulugan, ito yung mga tao na wala talagang personal na relationship sa ating Panginoon. Ito yung hanggang salita lang. Walang commitment, walang devotion. Hindi talaga kilala ang Panginoon. At kung babalikan natin yung mga tao na nagkukunwari lang na Kristiyano tuwing Linggo, kung nung face-to-face, medyo safe-safe eh. Kasi ang sabi ng salita, sa patuloy yung pakikinig ng salita, sa pakikinig at pakikinig, nade-develop yung faith. So nung face-to-face, every Sunday,
4 times a month, edi okay na din. Marami-rami na napapakinig, gagawa nilang pakikinig ng salita ng Diyos. E kaso ngayong pandemic, isang beses sa isang buwan na lang tayo nagkikita-kita. Edi 12 times a year na lang sila nakakapakinig ng salita ng Diyos. Na talagang nakikinig kasi nandun yung ibang mga tao. Kasi Sunday. So, sobrang nakakabahala. Kaya may mga tao talagang ganito. At pwede natin itong i-relate sa isang, sa mga food advertisement. So, yung mga produkto sa mga food advertisement, kung aalalahanin natin yung huling food advertisement na nakita mo, yung produkto na nakalagay doon, na pinapakita nila, malamang sa malamang, ang una mong naisip, ang sarap! Lalo na ngayon, boss sa kinakain. Ang sarap! Ang linamnam, ang fresh, ang dami. So ayun yung mga lagi nating iniisip, pero sa likod pala ng mga produkto na yun sa food advertisement na napakaganda, napakasarap sa mata, hindi pala totoong pagkain. Artificial na pala yung mga pagkain na dinidisplay nila sa mga food advertisement. Bakit? Kasi humahaba minsan yung mga shooting ng ganoon, lalo na kapag may mga tao na involved, nagkakamali, uulit. So kapag yung totoong pagkain na ginamit nila, pwedeng masira, ma-expire, matunaw kung may natutunaw man, ma-misplace kung may mga nakapatong man, halimbawa pizza. So ang ginagawa nilang artificial na lang yung pagkain. O kaya ini-sprayan ng kung ano man para magmukhang fresh, para hindi siya mukhang naluluma. Sa madaling salita, para maging appealing, doon na lang sila sa maganda sa paningin, hindi na yung totoo. Doon na lang sila sa maganda sa paningin, hindi na yung totoo. Ngayon sa buhay natin bilang mananampalataya, totoo ba tayo? O maganda lang sa paningin? Totoo ba tayong mananampalataya? O mananampalataya lang na maganda sa paningin? Ay grabe, nagpa-praise the Lord siya, laging present, may Bible. Grabe, naka-full attire, parang pastor magbihis. O ikaw yung mananampalataya na hindi lang sa panglabas nakikita. May tunay na relasyon, may pagsunod, at higit sa lahat may pananampalataya. Ngayon, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon sa verse na to, sa point na to, na huwag maging kunwari. Salit maging tunay yung pagsuko o yung pagsisisi natin sa Panginoon. Dahil, panigurado, hindi man linggo, wala mang ibang tao, nakikita tayo ng ating Panginoon. Hindi man linggo, wala mang ibang tao, nakikita tayo ng ating Panginoon. At mahalagang paalala sa bawat isa. Napakahalagang paalala na ito, lalo na sa mga todo amen dyan. Amen, amen, tama, may mga kristyanong hindi tunay. Mga nagkukunwari lang. Mahalagang paalala. Bilang mananampalataya, hindi mo trabaho na tukuyin kung sino yung tunay at hindi na mananampalataya. Paalala sa bawat isa, hindi mo trabaho na tukuyin kung sino yung totoo at hindi. Kasi kapatid, pwede kang magkamali. Trabaho yan ng Panginoon. Trabaho yan ng Diyos. Siya ang bahalang humatol. Siya ang hindi nagkakamali. At dito papasok ang ating pangatlo at panghuling punto. Sabi sa Matthew 13:49-15, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihiwalay ang masasama sa mga matutuwid, at ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Dooy magnanangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Para sa ating pangatlong punto, panghuli, the kingdom will be purified. The kingdom will be purified. Hindi mo trabaho tukuyin kung sining totoo at hindi, tapos sabihin sa pastor o sa kung sinong leader, nagkukunwari lang yan, hindi natin yung kasama. X ka na bro, sis. Hindi yan ang trabaho yun. Trabaho yan ng Diyos dahil may darating na araw kung kailan darating ipapataw ng Diyos ang kanyang makatarungan na hatol. Hatol na hindi nagkakamali. Hatol na hindi naluloko ng mata. Dahil kung iisipin sa mga tao, sa ating mga tao, kahit gawin man nating, magawa man nating itago yung katotohanan sa mga tao, magawa man nating balukturin yung katotohanan. Sa harapan ng Diyos, hindi mo yan mababago. Ang katotohanan ay katotohanan. Lahat ng gawa, lihim, o hayag, nakikita ng Diyos at lahat yan nahahatulan niya. Napakaraming implication ito sa buhay natin bilang mga tao. Pero sa ngayon, pag-uusapan lang natin, buhay mananampalataya. Tunay o hindi tunay. Kaya hindi mo kailangan magturo. Hindi mo kailangan mag-isip na ang unfair naman nun. Ako nagsasakripisyo dito. Ako lang
lagi naghihirap tuwing service. Sasama lang siya tapos wala namang ginagawa. Magkasama kami sa ministry pero nakipagkwentuhan lang siya. Ako pabalik-balik, pawis na pawis, pagod na pagod. Sila nagkukwentuhan lang. Kapatid, mahirap, masakit, nakakainis, pero tandaan mo, lahat yan kita ng Diyos. Hindi lang yung maling ginagawa nila kundi pati na yung pagsasakripisyo mo. Kita yun ng Diyos at sabi sa mga ngaral 12:14, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsasulit natin sa Diyos. So kahit anong tago natin, kahit anong galing mo magkunwari, kahit anong tahimik mo sa katotohanan na tinatago mo, na binabaloktot mo, darating ang panahon, makikita, ihahayag yan, hahatulan yan ng Diyos ng patas na hindi magkakamali, na wala kang masasabi na Lord, kasi yung nag-invite sa akin na wala kasi Lord, yung nagpagpapalaki sa akin, ganito kasi Lord, nasanay lang ako kasi wala kang pwedeng idahilan. Kapag dumating yung hatol na yon, lahat, pantay-pantay, walang may itatago. Kaya, kailangan itong paalala sa bawat isa. Totoo na ba yung pagsuko na ginawa mo sa ating Panginoon? Kung hindi pa, din yung paalala. Mahinahon na paalala, nakalabit ng ating Panginoon. Panahon na para seryosohin mo, para gawin mo totoo yung pagsuko mo. Dahil kung hindi, kung matagpuan ka na hindi matuwid sa araw na yon, ihagis ka sa naglalagablab ng apoy kasama ng Diablo at ng mga kampunya. At hindi gusto ng Diyos yun. Dahil hindi yun para sa'yo. Hindi ka nilikha para mapunta sa impyerno. At ang mabuting balita, mga kapatid, sa kinanta natin, ngayon may pag-asa na dahil ang Diyos ay bumaba. Sabi sa Roma, chapter 8, verse 1, kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Kapag tunay ka nakipag-isa sa ating Panginoon, lahat ng maling records mo, malinis yan. Wala nang hatol. At all, may mga good and bad Christians. Yung good, nagsisi, may bunga. Yung bad, kunyari nagsisi, pero walang bunga. Pero sa mga true Christians, kapatid, kung ikaw ito makinig ka, may mga pagkakataon na may kilala ka, may mga pagkakataon na kahit totoong Kristiyano ka, may mga pagkakataon na magkakamali ka pa rin. May mga pagkakataon na magkakamali ka pa rin. Kahit na siyempre yung mga tao sa paligid mo, may mga pagkakataon madadalas lang ng emosyon, madadalas sa saya, makakalimot, magkakamali. Pero tandaan mo, hindi ibig sabihin na nagkamali sila ng isang beses, hindi na sila tunay na Kristiyano. Nag-uumapaw ang habag ng Diyos. Kaya lagi nating tatandaan, ang tunay na Kristiyano, Diyos lamang ang makakaalam. Kaya siguraduhin natin na sa puso natin, sa isip natin, tunay tayong nagsisisi. Samahan mo ako sa panalangin na to, nanggagaling sa puso at binibigkas ng bibig. Humingi tayo ng tawad sa Kanya at tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi mo sa Kanya, Panginoong Jesus, kailangan kita sa buhay ko. Ako'y makasalanan, napakarami kong pagkukulang. Hindi kita inuna. May mga pagkakataon na naging mapagkunwari ako. May mga pagkakataon na tinatago ko yung katotohanan. Pero Panginoon, salamat po sa paalala mo sa gabing ito. Natanggap ko ng malinaw, maayos ang bawat salita na gusto mong ibigay sa akin. Tumatanim mo ito sa aking puso. Kaya Panginoon, sa oras na ito, inaamin ko ang aking makasalanan at humingi ako ng kapatawaran sa lahat ng yun at sa lahat ng aking pagkukunwari. Panginoon, kailangan kita sa buhay ko. Kailangan ko ng iyong banal na Espiritu Santo para tulungan akong magbago upang mas maging katulad mo. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Hindi na ako mabubuhay sa aking katawan, kundi ikaw na ang hari sa aking buhay. Ang kalooban mo masusunod, ang paghahari mo ang makikita sa aking buhay. Maraming salamat po, tinatanggap ko ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen! And even kusubay ka sa ating panalangin at tunay na tinanggap mo ang ating Panginoon at
humingin ng tawad sa kahit sa iyong mga kasalanan, bukas ang langit sa iyo, kapatid. Wala siyang pakialam sa katayuan mo sa buhay. Hindi niya tinitignan yun. Ang tinitignan lang niya ay yung puso mo kung tunay bang nagsisi. Kaya kapatid, sikapin natin na mapakita ang bunga sa ating mga gawa. Hindi lang tuwing may nakakakita ang tao, hindi lang tuwing Linggo, kundi pati na tuwing mag-isa lang tayo kasi nakikita tayo ng ating Panginoon. At darating ang panahon na magkakamali ka, pero lagi mong tatandaan na laging nakaalala yung ating Panginoon, handa kang samahan sa muli mong pagbangon. Basta ang puso mo, totoong nagsisi sa mga pagkakamali. In 5 minutes, we are done. Panalangin natin yung mga padat sa pananampalataya na nanghihina, na may mga pinagdaraanan, may mga challenge sa buhay. Samahan niyo ako sa panalangin natin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat po sa tagumpay ng gawain mo. Lahat ng papuri at pagsamba ay pinabalik namin sa iyo. Lahat, Panginoon, ang aral na amin natanggap ay sa iyo lamang nang galing. At lahat ng paalala na tumanim sa aming puso, ikaw lamang ang may gawa. Lahat ng papuri sa iyo namin itutuon, sa iyo namin ibabalik, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy na pagsama ng Banal Espiritu Santo. Hindi lang sa oras na ito, Panginoon, kundi sa pagpapatuloy namin sa buhay namin bilang mananampalataya, na makita sa aming buhay ang mga bunga ng pagsisisi, ang bunga ng Espiritu Santo, Panginoon. Tulungan niyo po kami na huwag maging Christmas decoration yung bunga ng Espiritu sa aming buhay na sinasabit o tinatanggal lang namin kung kailan namin gusto, Panginoon. Tulungan niyo po kami na maging tunay na bunga siya ng isang puno, Panginoon. Tumutubo dahil sa grasya mo at nananatili dahil din sa grasya mo. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa oras ito ay tinuturuan mo ng bawat isa, binibigyan ng puso na marunong makisama, magkaroon ng malasakit sa mga kapatid namin sa pananampalataya na iba-iba man ang aming pinanggalingan, ang kahinaan, ang husay. Pero Panginoon, iisa kami ng Diyos na pinaglilingkuran, iisa kami ng simbahan na kinabibilangan. At nais mo na magkaisa kami, nais mo na magkaroon kami ng malasakit sa bawat isa, Panginoon. Nais mo na maunawaan namin ang kahinaan ng bawat isa at magkaroon ng adjustment, ng sensitivity sa kung paano kami mahusay o tama o mabuti na makikisama kami. Pakikisama na makikita ang pag-ibig. Salamat po, Panginoon, sa pagpapatawad. Salamat po sa pagkakataon na muli mong binigay sa amin sa kabila ng aming pagkukunwari, sa kabila ng aming mga pagkakamali. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang Diyos na mapagpatawad. Ikaw ang Diyos na lagi nagbibigay ng pagkakataon sa mga nais nito, Panginoon. Ganoon din po, pinapanalangin po namin yung mga kapatid namin na may pinagdaraanan, physical challenges, Panginoon, may sakit, may tumor, may cancer, may sakit sa dugo, Panginoon, sumasakit ang likod, mga bahagi ng katawan, malabo ang mata, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, anuman pong sakit sa katawan, may mga karamdaman sa tiyan, sa kalamnan, sa anumang bahagi ng kanilang katawan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, hayaan pong maranasan nilang kagalingan na nanggagaling sa iyo. Hayaan mo po na matanggap nila ang kapayapaan, ang grasya na nag-uumapaw, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. At sa kalooban mo, sa kagalingan na kanilang tatanggapin ang buhay nila, ay gagamitin nila para sa kaluwalhatian mo. Ganun din po, Panginoon, sa mga bills, sa mga bayarin, sa mga pancheka, Panginoon. Ikaw ang magbigay ng provision sa lahat ng kanilang kailangan, Panginoon. Hayaan niyo po na mas mapahaba pa ang kanilang paglilingkod sa iyong kaharian. At ganun din po, Panginoon, we are praying for those who are emotionally and mentally challenged, Panginoon, sa mga nahihirapan sa emosyonal, sa mental na aspeto ng kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng aliw, ng comfort sa mga tao na nakakaranas ng ganitong pagsubok, Panginoon. Ikaw ang nakakaunawa sa amin higit sa lahat. May mga nararamdaman man kami na hindi namin mapaliwanag verbally sa ibang tao. Natatakot din kami ng panghuhusga sa ibang tao. Pero, Panginoon, alam namin na kapag sa iyo kami lumapit, walang panghuhusga at hindi namin kailangan ng salita. Sapat na ang pagluha. Nangintindihan mo ang hirap na nararamdaman namin. At alam namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, na pinapadala mo ng kagalingan ang mga tao na aalalay, susuporta sa amin, sa mga tao na nakakaranas ng ganitong paghihirap. Ganun din po, Panginoon, we are praying for those who are spiritually challenged, Panginoon, alam mo po, dahil lang kanilang panlalamig. Tulungan niyo po sila, sakpayan rin ang Banal na Espiritu Santo, mabuksan na ng spiritual na mata, makita nila kung ano ang nagiging source ng paulit-ulit nilang paglagapak, Panginoon, sa buhay mananampalataya nila. Pakita na lang yung pattern na nagiging dahilan, yung trigger na nagiging dahilan kung bakit hindi sila maka-move on sa kanilang commitment, sa kanilang devotion.
Bado po, Panginoon, pinapanalangin namin yung mga kapatid namin na buntis, nagdadalang tao, nanganganak, kakapanganak pa lang, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ikaw ang Diyos na nag-iingat, Panginoon. Ikaw ang nagbibigay ng buhay. Kaya alam po namin, ikaw rin ang mag-iingat sa buhay. Kalooban mo magsusunod sa lahat ng mga baby, Panginoon, nasa tiyampa ng kanilang mga magulang, ng kanilang mga nanay. Ikaw po mag-iingat sa kanila. Palakihin niyo po sila ng tama, malusog, maayos ang kalusugan. Ligtas, Panginoon. Ganun din po, pinapanalangin namin yung mga kapatid namin na nagluluksa, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Wala pong sapat na panahon para ibigay sa isang tao nagluluksa kung kailan siya makaka-move on, Panginoon. Dahil alam mo ang pag-ibig na, alam mo ang pag-ibig, ikaw ay pag-ibig, Panginoon. Kaya nauunawaan mo kung paano naglulong, kung paano namimiss ng isang taong naiwan ang mahal niya sa buhay na pumano. Kaya Panginoon, ikaw pong bigay ng comfort sa kanila. Ikaw magpadala ng mga kapatid sa pananampalataya ng mga tao na makakaunawa sa pagdadalamhati, sa longing na nararamdaman nila, Panginoon. At higit sa lahat, tulungan niyo po sila na hanapin ang comfort sa iyong puso, sa iyong presensya, Panginoon. Kaya punoy niyo po ang kanilang puso ng kapayapaan, ng comfort. Ganoon din po, Panginoon, sa mga kapatid namin na financially struggling, dumating ka dito sa mundong ito, Panginoon, hindi para gawin kaming mayaman, kundi para bigyan kami ng buhay na walang hanggan. Pero kasama mo po sa kalooban mo na mabuhay kami sa mundong ito ng lubos, Panginoon, na hindi naghihikaw. Kaya Panginoon, patuloy kami kakapit sa iyong pangako na dumating ka sa mundong ito so we can live our life to the fullest, Panginoon. Salamat po, patuloy kong maghihintay sa katuparan ng iyong mga pangako, sa pagsagot mo sa mga pangako. Maganda po, Panginoon, sa mga kapatid namin nagkatrabaho, mga pasok araw-araw, sa mga online, Panginoon, na work from home, ikaw magbigay ng provision, internet connection, sa ingat, sa safety, sa mga pumapasok araw-araw, Panginoon. Maganda po sa mga kapatid namin nag-aaral, patapos na, nakapagtapos na, nag-aaral ng trabaho, Panginoon. Salamat po, ikaw nagdala sa kanila, palabas ng kanilang pag-aaral. Ikaw din pong sasama sa kanila sa pagsisimula nila, sa pagpasok sa working career nila, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat po. Kapuri-puri ka. Ganun din po pinapanalangin namin ang Grand Fellowship na gaganapin sa darating na July 3. Salamat po, Panginoon. Presensya mo, kalooban mo, maghahari at ang magaganap sa lugar na yon. Mga bagong kaluluwang maliligtas, mga mananampalataya, mas titibay ang relasyon ng pananampalataya sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Tagumpay ang aming tinatanggap. Salamat po sa katuparan ng lahat ng iyong pangako. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat sa Diyos! So kung sumabay kayo sa ating panalangin, medyo nag-overtime tayo ng ilang minuto, pero tapos na tayo, mga kapatid. Kaya samahan niyo ako sa pagdedeklara nito, mga kapatid. I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name, amen and amen. Power in you, Messiah. Salamat sa Diyos. Yan ang ating Panginoong Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. Muli ako si Brother Sai at masaya ako na nakasama ulit kayo sa gabing ito. Maraming salamat. God bless you sa natitirang oras ng gabing ito.